guys. Hello mga ka-vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon naman po ang topic naman po natin ngayon ay kung paano natin i-re-repair ang mga Oppo. Ito hindi lang to pang A3S, pero A3S to kasi itong unit na to ngayon na hawak ko. Ito po yung problema. The current image boot and recovery have been damaged, have been destroyed and cannot boot. Please flush the correct image or contact customer service to fix it. Maraming problemang ganito na nakikita ko na minsan humihingi ng tulong. Ngayon po, itong video na to ay para po sa mga technician na magkakaroon ng problema na ganito. Pakisundan lang po ng mabuti yung video at pa-support na rin po sa aking YouTube channel. Sa baba po ng sa right side bottom ng video na to, meron po dyang subscribe button. Pa-subscribe na lang po at very appreciated ko po yung inyong subscription. Okay po, umpisahan na po natin. Bubuksan ko na po yung unit. Tanggal na po siya. Tatanggalin po natin yung cover para ikabit natin yung pin out. Gamit ang cutter pliers. Ito lang lagi ang ginagamit ko sa pagtatanggal ng cover ng mga Oppo. Hindi ko na kasi kailangan initin, yun ang gusto ko dito sa cutter pliers. Hindi mo na siya kailangan initin pa. Pero medyo konting ingat lang kasi may mga resistor at capacitor dyan. Baka tamaan ng cutter pliers masama, maging past tendency na mawala ng power o di kaya mag-share. Okay, tanggal na yung cover, medyo i-flat natin para mabilis. Flat lang natin. Yung padding niya hindi ko na tinatanggal. Pinabawasan ko na lang. Yan po. Ayan yung magiging sure. Okay. Ngayon, kakabit na natin yung pin out. Ito yung mga jumper wire na. Saka bumili rin kayo ng ganito clipboard, maganda siya, universal siya, tapos talagang mahigpit yung kapit niya. Kung napanood niyo yung video ko nung last na upload ko bago ito, makikita niyo yung may mga tricks ako doon binigay kung paano mas mapapadali yung pagkabit natin ng jumper wire.
mas detailed yung video na yun. Dito. Kaya hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano. Panoorin nyo na lang yung last video ko na yun. Medyo kailangan natin ng konting lead para magkaroon ng tingga yung pagkakabitan natin. Okay, ready na. Pwede natin ikabit ang ko, ang inuuna ko yung ground kasi madali siyang ikabit. Yung VCQ or yung positive way ng medyo ingat lang sa pagkabit kasi baka matanggal yung paanong sa board, eh sayang, mahirap na mahirap ikabit sa mas mahirapan tayo kasi kailangan pa natin kalkalin o di kaya baka umabot sa kailangan pantanggalin yung MMC. Doble ingat lang. Sana kung may kung bibili kayo ng UFI, bumili kayo ng kahit yung mga mumurahing microscope lamang para may meron kayong mas malinis yung mas madali niyong makita yung pagkakabitan kasi sobrang liliit nito. Pagka imbis na kumita kayo, kayo pa ang kitaan, makitaan dahil sa abono. Yan, nakabit na lahat. At yung pinaka importante, dapat lagyan natin ng paper tape para iwas bunot doon sa mga pinagchamper natin. Yan. Para kahit malaglag o mahila mo, hindi ka agad-agad mapuputol. Ito. Ito na po siya. Pwede na po siya sa pag-program. Okay? Ngayon sa program na tayo pupunta. Okay po, mga bossing, naka-set up na po yung program natin. Ngayon po, bago po natin umpisahan yung program, i-check muna natin yung direct EMMC ISP. Since na pin out yung gamit natin, kailangan natin siyang i-check. Kung hindi naman pin out, yung bunot MMC yung gagawin. Wag, hindi na natin kailangan i-check yan. Okay, ang pinakaunang gagawin natin ay i-identify muna natin. Okay lang po ninyo. Every time po na may makita kayong ganyan, wag niyo na pong papalitan kung alin dyan. Diretso na po kayo, okay. Baka kasi yung iba nalilito kung alin dyan yung pipiliin nila. Wala na po kayong pipiliin dyan, kukunin niya. Mag-okay lang po kayo. Huwag niyo na pong pasukin tong select.
Ito po ang reading ng Quran. Ito po, kaya natin siya i-identify para mapakap niya itong EXTCSD. Bale, ito po ang lags ng unit. Kung titingnan natin, parang walang problema. Pero ang titingnan para na, para ma-identify natin, tingnan natin yung health report niya. Normal naman. Ayun, inanantest natin kung ano yung normal lahat. Ibig sabihin, hindi siya yung 90% consume or damage yung MMC niya. Ibig sabihin, ang talagang problema lang nito ay system. Kaya, pero bago tayo mag-plus ng system, isa sa pinaka-importante sa lahat, ibabackup muna natin yung kuan nito, tag dito. Yung, kumbaga sa iPhone, yung baseband, yung info ng baseband, para kahit just in case na mag-error sa flashing, ma-disconnect, ma-lowbat, at least may backup tayo. Na anytime na i-plus natin sa bagong flash file, kahit man na-erase na yung pinaka-root ng system ng MMC, meron tayong backup at magkakasignal pa rin siya. Ito po yung che-check natin. Pasundan na lang po yung video. Config. One, two, three, four, five, six, six, seven, eight, 9. Yan po yung 9 po lahat. Bago kayo mag-read, bilangin nyo, dapat 9 lahat yung na-check nyo. Ito po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Po. Tapos, baguhin po natin tong clock. Ito po. Ang purpose po niyan, pampabilis po to ng reading or write at saka writing ng software. Kasi pagka automatic siya, mabagal. Minsan aabutin ka ng ilang oras. Ako kasi ang ginagamit ko itong 24MHz. Yan po ang lagi kong ginagamit. Huwag niyo pong kakalimutan baguhin to kung magre-read or magra-write kayo. Pero kung ang gagawin lang password lang, kahit hindi mo na baguhin yan. Kasi hindi naman ganun katagal mag-reset. Ito. Pero kung ang gagawin mo talaga, mag-read or write, baguhin mo para hindi tumagal yung trabaho. Ngayon, i-read natin. Makikita nyo yung reading niya. Nasa 2.mb per second yung reading. Pagka automatic yan, KB lang. Hindi siya ganyang kabilis mag-read. Pansinin niyo yung reading. Yan po, binabackup niya po yung mga kakailanganin natin para sa signal. Kaya ako lang naman po binabackup yan para just in case lang po na magka problema. Kunwari, while flashing, mag-run out, o di kaya ma-disconnect yung
jumper natin, malobat yung battery at masira siya, mag-stop yung flashing niya. May possibility na ma-damage yung info ng base band niya. Kaya very advisable po yung pag magpa-flash po kayo, huwag po tayong tamarin na i-backup yung mga kailangan na i-backup. Kasi sa pagka nagka-problema, meron tayong babalikan. Yun lang, yun naman po ang pinakamahalaga, na meron tayong babalikan. Since na ang problema lang naman nito ay system lang, hindi na tayo mag-i-erase. Kasi yung sa yung 90% consume, mag-i-erase tayo tsaka mag-EMMC factory. Pero ibang usapan yun, nagbigay lang ako ng konting reminder. Ibang usapan yun. Gagawa rin ako ng video patungkol doon. Pero gusto ko, may matanggap akong unit para dire-diretso yung gawa. Tsaka yung talagang tunay talaga yung pagkagawa. Mahirap kasi yung hindi, wala tayong hawak. Yung parang magde-demo ako dito pero wala naman pala akong hawak na unit. At least dito, mula umpisa hanggang pagkatapos, may kita natin, may proof na yung in-explain ko, may proof na meron talagang unit. Kaya sa factory image na po tayo. Dito na po yung flashing. Dito naman po, meron naman akong video kung paano tayo mag-convert ng firmware na gagamitin natin sa UFI. Ang ginagamit ko pong firmware ay yung official firmware po na OFP file talaga na ginagamit natin pagka nagpapasalang tayo sa online. I-extract po natin yun gamit ang Android toolbox na UEFI din. Tapos gagamitin natin dito sa UEFI. May video po ako nun. Kaya panoorin nyo lang po. Ilalagay ko po yung description dito sa video na to. Hindi po. Ngayon po, hahanapin na natin yung may nakasave na kasi akong firmware nito. Kaya ibabrowse ko na lang. Punta po tayo dito sa folder na to. Tapos yung Qualcomm name. Hahanapin po natin yung Oppo. Oppo, ito. Model A3S. Since na CPH1803 yung sa akin. Ito yung ikiklik ko. Ayan po. Andyan na po yung automatic na po yan. Nakikita po natin yan sa UEFI, sa files, Android, Oppo. Ito po. Ito po yung firmware na. Na-extract na po yan. Meron po akong video niyan. Panoorin nyo po. Ilalagay ko po sa baba ng description na to. Kung paano po i-convert yung OFP file para magamit sa UEFI. Ang pipiliin lang po natin yung sa taas. Ayan po. Wala na po tayong babaguhin dyan. Kung mabuti dito kasi, ito kasi hindi na niya pina-plus yung mga binakap natin. Wala na tayong babaguhin dito. Okay na to. Ang kailangan lang naman natin i-flash yung system, vendor, user data, pati yung boot at saka recovery. Dati akala ko kahit boot and recovery lang yung ipa-flash ko, gagana na. Pero tinry ko, hindi gumagana. Kailangan din talagang i-flash yung system at saka user data. Okay po. Bali po, ang huwag niyo pong kakalimutan, yung clock dapat nakaset sa 48 or 24. Bahala kayo kung saling dyan sa dalawa. Pero mas recommended ko yung 24. Okay po. Okay, let's start the writing. Medyo matagal yung writing nito pero hindi naman nakakainip maghintay, lalo na kung galante si customer. Kahit abutin pa ng gabi, kung sure naman na magagawa,
problema. I-summary lang po natin ang ating ang mga gagawin natin. Kung may ma-receive po kayong boot and recovery damage, ang unang-unang gagawin natin pagka na ikabit na natin yung mga jumper, na ikabit na natin sa box, first muna, i-check natin yung direct EMMC ISP. Tapos pangalawa, identify EMMC. Yun po yung magkasunod na gagawin natin. Ngayon po, pagkatapos po natin magawa yun, i-check po natin yung health. Sa may EMC general po, may kita nyo po din yung health ng EMMC. Kung hindi pa ba siya damaged, kung okay pa ba yung EMMC, hindi pa puno. Kasi pag puno yan, ang mangyayari, yung dun lalabas yung 90% consume na daw yung unit. Tapos pagka na-check mo yung health niya, i-check mo na naman yung non-test. Pagka normal yung lahat, ibig sabihin, okay yung non-IC mo. System lang talaga yung problema. Ngayon, ang sumunod, panglima na gagawin natin, i-backup natin yung mga files na kinakailangan para mapasignal yung unit. Yung kanina na binakap natin na siyam lahat yon. Mahalaga yon kasi just in case na kung ano maging problema, biglang nagka-brown out dyan sa inyo, o di kaya nag-shutdown yung PC mo, may nabunot yung kasama mo na nabunot niya yung saksakan, at least meron na kayong backup. Kahit masira yung system, yung system naman kahit masira ng masira yan, walang problema kasi meron naman nada-download na firmware. Pero ang problema, yung para sa baseband, para sa IMEI niya. Pag yun ang na-damage, mahirap na. Ngayon, pagka na-backup nyo na siya, wala na kayong ibang gagawin. Automatic flush na tayo. Flush lang, wala na. System lang naman yung problema eh. Kailangan lang talaga natin siyang i-flush. At ngayon, at pagkatapos ng flushing na to, dito natin makikita kung tama ba yung procedure natin. Kasi kung tama, syempre magagawa. Sa dinami-dami ng nare-receive ko ng mga OPPO na katulad ng ganitong problema, yung boot and recovery damage, kahit anong OPPO yan, ganito lang din yung procedure na ginagawa ko. Hindi na tayo gagawa ng para sa OPPO F9, para sa ganito, para sa Realme. Parehas lang po yan sila. Parehas po ng procedure. Firmware lang po yung pinagkaiba. Yung procedure po, parehas na parehas. Wala pong pinagkaiba yan. Ito, nakapokus lang tayo sa UFI box. Wala kasi akong box na pang JTAG, maliban lang dito. Kaya dito lang ako kung ano yung naririnig, masasabi kong mga explanation, based lang po sa aking experience as a UFI box user. Doon naman po sa mga ibang box, since na hindi ko po ginagamit or hindi ko pa talaga nagamit, wala po akong idea kung paano po gawin yung mga ginagawa ko dito. Kung yung ginagawa ko ba dito ay same lang din sa procedure ng sa ibang box. Yung cursor nakatapat sa aborta. Ibahin natin kay baka mapindot ko. Dito natin sa labas. Pindot na mag-aborta, imbis na finishing na, tayo pa ma-finish. Medyo may katagalan ng flashing nito, kaya
stop ko muna yung video na to at ibabalik ko na lang po pagka malapit nang matapos. Para hindi naman tayo makakonsume ng mahabang oras. Baka kasi tama rin yung ibang manood. Wala namang ibang lumalabas dyan, kundi yung flashing lang. Kaya stop ko muna, pagka malapit nang matapos, ibabalik po natin yung video. Bago ko pala makalimutan, humihingi po ako sa inyo ng tulong na hindi po tulong na kung ano-ano, tulong po na tulungan nyo po kung suportahan nyo po, humihingi po ako sa inyo ng suporta, suportahan nyo po ako sa aking mga ginagawa, subscribe po kayo sa aking YouTube channel at napakalaking tulong na po, suporta na po yun sa akin. Very appreciated ko po yung mga subscription nyo. Okay po, sana po mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ngayon po, tapos na po yung flashing. Ngayon po, kukunin na kasi ni customer. Kaya dito na yung mayari. Kakabit na natin to. Ayan po na. Pasensya na po kayo mga bossing. Putol-putol po yung video. Kasi habang ginagawa ko po yung unit na to, may dumarating po na mga customer. Tsaka yung may-ari ng Oppo A3S na to. Andito na. Kukunin na yung unit. Kaya, papakita ko lang na tapos na yung unit. Ayan po. Tingnan natin yung AMI. Hindi na ako nag-write ng AMI. Hindi naman na-damage sa flashing yung AMI. Ayan po. Pagkatapos po ng flashing, i-factory reset lang po ninyo. Para hindi na kayo mag... Kasi minsan kasi, pagka after flashing, tapos kinabit nyo kagad, nag-Oppo logo na lang siya. Maglo-loading lang ng maglo-loading. Kaya dapat i-reset nyo rin para hindi nyo na ma-reset ulit. Nandito na lang po yung video ko. Ito po yung proof na nagawa yung unit. Sana po meron kayong nakuhang kaalaman kahit konti man lang mula sa munting tutorial na to. At sana rin po suportahin niyo po ako sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bandang baba po, sa may kanan, sa bandang kanan po ng video na to, meron po dyang subscribe button. Pakipindot lang po at automatic subscribe na po kayo. Hanggang sa muli po, at sa mga susunod pang mga tips and tricks na gagawin ko, subscribe lang po kayo. Okay po, maraming salamat po.